Hey mga paddy, welcome to the channel or welcome back to the channel. And today we have a 2023 Hyundai Hyundai Stargazer 2023 GLS Premium IVT to review for today's video. Ano nga bang gagawin natin dito? Sisilipin natin ang interior, titignan natin ang creature comforts, bibigyan natin ng beans, syempre da-drive natin yan. So let's start the video, huwag na natin patagalin. Just like the usual, sinisimulan ko lagi sa design. This design reminds me of Toyota Previa. Nare-recognize nyo, kung alam nyo yung Toyota Previa, para siyang itlog sa harapan. So parang sweeping dito, siguro for more aerodynamics. Pero this is more of a modern touch. So may light bar dyan, tapos nandiyan yung headlight niya. Gaya din ng mga ibang Hyundai, nasa baba na ang headlight. On the side, di ako fan ng mga lines. Pero yung lines niya naman is very minimal, as you can see, yan lang. Straight, dalawa, dire-diretso doon, hanggang likod. Tapos naging tatlo dito, going there. Very simple, meron din dyan sa wheel well. Pero okay lang, hindi naman siya overly styled. And here at the back, kung gaano ka egg-shape doon sa harapan, dito medyo nagmukha na talaga siyang MPV. Tail light is, I think, minimalistic. Parang hindi bagay kung ano yung ganda ng front. Hindi ganun kaganda dito sa likod. And by the way, since this is the premium, the GLS premium, meron siyang light bar dyan. Yung lower variants, alam ko, walang light bar. Dyan, very simple lang ang design sa likod. Hindi kumpara sa harapan. Ground clearance is 185mm. Which is 40mm down sa expander. So ingat kayo kung dadalhin nyo to sa medyo roughy off-roady road, dahil mas mababa siya compare sa expander. Interior naman pa di, once you have the proximity key na malapit sa'yo or nasa bulsa mo, ito yung proximity key niya. Pindutin mo lang yan, or pindutin mo dito kung ano mang gusto mo, trip mo yan, bumukas na yan, automatic na nagpo-fold, fold in, fold out. And here's the interior. Leather seats, yan ang bubungad sa'yo, leather seats, may airbag sa gilid, yan, may nakalagay na airbag. Leather seats din sa likod, leather seats din sa likod, medyo hindi kita sa camera but we'll go there in a while. Leather seats dito sa passenger. Sidings is hard plastic, mukha lang leather, scratchy plastic, pero may soft touch ka dito mga padi. Yan, soft touch, soft touch, soft touch, pero dito plastic na hard plastic, hard plastic. Although practicality, daming lagayan, no? Battle, kasya, oh, kasya, battle, tatlo lagayan, pwede. Dito naman, dashboard, hard plastic, puro plastic with silver trim dito sa gitna sa aircon vents. And this big block, andyan yung infotainment system mo, diretso dito sa may gauge cluster mo. Let's go to the gauge cluster in a while. Dashboard, maraming layers. 1, 2, 3. 3 layers of dashboard yan. Meron ka rin ganyan dito. Pwedeng patungan ng cellphone. Pwede. Aircon controls dito yan. Meron siyang trim na parang gray plastic. Rotational button lang siya mga padi. Hindi digital buttons ang mga aircon niya mga padi. Dito naman sa center console sa baba, meron kang packet dito, small packet. Ewan ko kung ano yung sign na yan. USB port, classic 12 volt socket. Meron din. Ito yung gear selector mo. Drive mode, traction control off. Meron. Subukan natin yung mga drive modes mamaya pag dinrive natin. And another 2 cup holder here. Na umiilaw yan, may ilaw yan mga padi. Yan oh, may ilaw diba? Kala ko nga nagkukul eh. Sumasabay lang pala siya sa ilaw ng auto kapag madilim na ilaw siya. So at least pag gabi, ikita mo yung lagayan ng cup holder. So I think yun ang gamit niya. Hindi siya cooler or what. Center armrest, it's a bit quirky. Dahil tingnan nyo mga padi ha. Oh yan, open ko siya. Pwede mo siyang i-adjust kung saan mo gusto ilagay. Although hindi siya ganun kalaki. Ayan. Kita nyo. Ayan, ayan. Glove box tayo mga padi. Glove box is small. As in small lang talaga. Manual. Ayan na lang yung space mo. Maliit lang talaga siya. And another quirk. Itong ano na to. Itong silver trim na to. It opens.
Pwede rin siyang pocket. Hindi ko alam kung anong pwede mong ilagay dyan. Kasha ba ang cellphone? Let's see. Kasha naman. Kasha pala ang cellphone, mga padi. Seat adjustment is na-adjust yung seat height. Ito yung pinakamababa. Although yung upo ko parang ano pa rin. Yung legs ko is almost 90 degrees. Pwede mo pang itaas. Taas na mataas. Well, ayan na yung pinakamataas, mga padi. 90 degrees na talaga. So hindi ako ganyan mag-drive. Alam nyo naman, lagi kong binababa yan. So babalik ko na lang sa baba. Seats are comfortable, malambot ang foam. Steering wheel is wrapped with leather also. May mga buttons ka rin dito for your infotainment system, for your cruise control. I believe this has lane keep assist. Sana masubukan ko yan. And anyway, this is tilt and telescopic din siya, mga padi. Napakadaming adjustment para sa every size of driver. Gauge cluster mo is pinindot mo yan. Yan ang bubungad sa'yo. Lumabas yung stargazer, system check. Tapos merong light blue sa gilid. Naka-eco mode siya. I believe it's LED, LCD combined. Hindi ako sigurado. Info para dun sa gauge. Mapalitan mo yung mga kung ano mang gusto mong assistance, gusto mong patayin, na dyan na lahat. Infotainment system niya, mga padi, may physical volume control dito, nasa kanan. Yun nga lang, nasa kanan, ang layo. Ito naman yung pang-seek ng signal. Dapat baliktad eh, dapat yung volume control nandito dito. That's just me, mga padi, layo, nasa kanan eh. Tinry ko kanina kasi kala ko ito yung volume control na mali, palit ng channel. Ito pala. So anyway, may mga physical buttons din dito, left and right. Meron din siyang Android Auto, Apple CarPlay. So yan ang mga uso ngayon. Yun nga lang, dito sa taas, mga padi, walang sunglass holder. Mahilig pa naman ako sa sunglass, lalo na pag nag-drive pag ganyang kaliwanag. Although meron kang map light, which is usual sa mga kotse ngayon. Tingnan natin yung sun visor. Walang salamin dito sa driver, passenger, meron naman, but walang ilaw. Ngayon, silipin naman natin yung likod, mga padi. Dito sa likod, mga padi, dito sa middle seats, mga padi, sidings muna tayo. Meron kang big cup holder dito. I'm sure kasha yung isang malaking bote dyan. Ang laki, oh. And meron ka rin tatlong maliliit na bottle holder, cup holder dito. Same deal, meron ding soft touch dito, leather. I believe it's leather, pero hard plastic na lahat yan, mga padi. At dito sa back ng driver seats and passenger seats, merong pocket, which is practical. Same here. Meron ding table dito sa front passenger seat sa back. Ayan, which is practical. May lagayan din ng drinks. Meron kang USB port dito, dalawa. And a small pocket. Ayan, small pocket. USB-A. So, kung ako magdadrive, I'm always saying this, I'm 5'5", 5'6", pag nakasapatos, maluwag naman siya. Ang upo niya, mataas, almost 90 degrees. Pwede kong ilusot yung paa ko dyan sa ilalim. As you can see yan, pwede kong mag-stretch. Ito yung seats ko, D4, medyo mahirap gawin. Adjustable ba to? It is adjustable, mga padi, na-adjust tong middle seats. Ayan. So, maluwag siya. But, syempre, mako-compromise yung sa likod. Titingnan natin yung nasa likod. Pag nakasagad naman yung upuan dito sa harap, dikit na yung tuhod ko. Although, pwede namang i-atras to. Ayan. Nagka-space na rin ako. And again, mako-compromise syempre yung upuan sa likod. Pero, babalik natin sa dati para makita natin kung ano yung upo sa likod. And I believe this is foldable, mga padi. Gaganto mo lang to. Merong arrow tong lever na to. Arrow! Yeah! Ayun na. Single action. So yan, naka-forward dyan, paharap. Importanteng makita to ng mga tao. And third row seats, pag ito ay naka-forward na sagad, maluwag, mga padi. Ayun ang clearance. And pwede ko ilusot yung paa ko doon. Little, pwede kong isuot sa ilalim. Although meron pa rin railings. Kung nakikita nyo itong railings na to, parang yung expander. Pero mas maluwag to doon sa expander. But kapag nakasagad siyang paatras, lipat tayo dito. Dikit na yun, Nico. May space pa rin pero sobrang liit na lang, mga padi. I can still put my feet under the seats. Mas maluwag dito kumpara dun sa expander na na-review ko. Leather seats din dito sa third row seats. Leather, all leather. Alam ko adjustable din tong ano neto. Yan, adjustable din. Yan, adjustable. Yung sandalan, yun yung pinakasagad. So pwede kang medyo naka-slouch. Meron ka rin big cup holder dito. Small pocket, big cup holder, 12 volt socket. Sa kabila, walang 12 volt socket pero meron namang cup holder. Another practicality dito sa middle seats, pwede itong center armrest. Meron silang armrest dyan, mga padi. Although meron ba itong cup holder?
Walang cup holder, armrest lang siya. Tingnan natin yung luggage space ko, anong meron doon mga paddy. To open the back, meron ditong rubber button. Kakapaan nyo naman dito. Yan. Yan, yun na, open na siya. Diyan yung rubber button, meron ka ring rear camera pag umaatras ka. So, yun lang, ganun lang kadali. Hindi siya automatic ano, pero meron naman siyang shock. Inopen mo, o-open na siya. Yan. Para ma-fold tong third row seat mga paddy, hilahin mo lang to. Yan. Yan. Hindi ko lang kung pwede pa siya iangat. Hindi na yata pwede. Hindi na pwede. So, hilahin mo lang tong string na to. Yan. Fold na siya. Fold flat. Bang meron dito sa ilalim. Pocket. Pocket. Pocket lang. Pocket. Ito, tools. Lang meron hook. May hook dyan. Kabitan ng mga pinang grocery mo. Anyway, ganyan siya kalaki pag naka-fold lahat ng seats. Hindi ko alam kung gaano kalaki yan. Ilalagay ko na lang kung maaalala ko mga paddy. Pero kung hindi naman naka-fold dyan, ito pa rin ang space mo, maluwag pa rin. Hindi ko pa rin alam kung gaano kalaki yan. Anyhow, spare tire is nasa ilalim mga paddy. Ayan, 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 ayan. Andiyan yung spare tire niya. So pag na-flatan kayo, alam nyo na kung saan makikita yung spare tire. Nasa ilalim, dyan nyo siya makikita. Anyway, check natin yung engine mga paddy. May lever siya dito, may label naman. Di gaya ng iba, walang label. Yan, just pull the lever. At engine is inline 4 mga paddy. Inline 4 naturally or natural aspirated, natural aspiration. It produces 115 horsepower and 144 newton meters of torque mga paddy. So torquey na naman siya, no? Usually yung mga MPV ngayon is torquey. But anyway, this is mounted or mated to a IVT transmission. Actually IVT transmission is parang CVT din. Mas pinaganda lang daw, mas pinaganda daw ng Hyundai Kia IVT Intelligent Variable Transmission. So malalaman natin yan sa test drive natin ngayon kung ano ba yung IVT. Mas smoother daw, and ang pagkaka-research ko, ang CVT is belt, IVT is using chain. So I expect chain, mas matibay, hindi ka palit ng belt every blah 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 1,000 kilometers kasi naka-chain ka. That's what I expect, pero hindi ko na malalaman yon dahil since I'm just reviewing this, hindi naman to akin and this is a rental car. Let's just drive it and experience how it drives mga paddy. Driving the Hyundai Stargazer GLS mga paddy. Anyway, let's start sa steering wheel. Naka-eco mode pa lang tayo mga paddy. Steering wheel, as usual, very light. Gaya din ng mga ibang MPV ngayon, 2023, 2024. Because EPS and most of the cars today, yung mga family car or MPV, are towards comfort. Siyempre, fuel economy dapat yan. So, yeah, malambot ang steering wheel. Although it moves, konting galaw, may nararamdaman akong movement sa kotse, gumaganon-ganon siya. I find the pedal medyo matigas apakan, hanep English. Medyo matigas siyang apakan, no? Hindi gaya ng iba na malambot yung pedal. Ito medyo matigas apakan. And since this is IVT nga, Intelligent Variable Transmission, parang CVT nga rin, gaya nung sinabi ko kanina sa review. Mas pinaganda raw ng Hyundai. Hindi ko alam kung papaano, ayoko na maging technical. Basta it's smooth. Pag inapakan mo, magda-downshift kunyari. Pero hindi ko maintindihan eh. Wala siyang gear. Pero very smooth. Yeah, very smooth. Okay naman ang torque niya, although I'm alone right now. Nag-iisa ako. And our fuel is below middle na siya. Comfortable naman ang suspension niya, hindi siya matalbog. Actually it absorbs better. Itong kalsada na to, hindi siya ganun ka-smooth. Pero yung mga bumps, mga uneven ano, na-absorb niya naman ng ano. So komportable ka dito sa loob mga paddy. And tahimik naman siya right now, although we're just doing 50 kilometers per hour. Try natin mag drive mode, normal,
Sport, pucha, naging pink. Pink ba yan? Red. Yan, sport mode yan. Sport mode. Medyo, wala, ganun pa rin yung steering, pero mas responsive lang yung throttle. Ayun ang nangyari. Konting apak. Yun, mas responsive siya. Meron pang smart. Smart driving mode. Paano bang smart driving mode? So, hindi ko alam. Smart, naging ano siya, as in blue. Pag eco kasi, cyan. Cyan blue. Hindi ko alam kung anong pagkakaiba niya sa eco. Wala naman akong nararamdaman. So, medyo delayed din siya pag inapakan. Hindi gaya ng sport. Brake is easy to modulate. Masarap yung preno niya. Firm siya. Mataas pa lang, firm na. Pero once you're going to the firmness niya, namomodulate mo siya, kaya mo siyang i-modulate. Malakas, malakas ang preno, mga paddy. Oh. Pwede, pwede. Pwede mo siyang i-manual shift. Ayan o, plus minus. So, lagay natin dyan. Shift up. Trick agad. Shift down. Ba. Oh, nag-auto-brake. Nag-auto-brake. Pag may mababangga na, hindi ko pinreno yun, mga paddy, ah. So, may fake gears nga siya. 3, 4, 5, 6, 7. So, depende pala. Lagay natin sa sport. Eco, normal, sport. Yan, red sport. Putsa, meron pang flag, oh. Yung gauge, merong flag. Putsa, pag nag-sport mode ka. So far, komportable naman siya. Speaking of comfortable, ito hindi komportable, mga paddy. Ito, nalalakihan ako dito. Sobrang blind spot nito. Itong mga, itong A-pillar na to, ito sobrang blind spot siya para sa akin, mga paddy. And usual, the D-pillar, syempre, blind spot dyan. So, naka-manual mode tayo. 5, 6, 7, 6, 5, 4. Ayan, nagwa-warning siya, oh. Pag may mababangga ka, hindi ko lang masubukan kung tumitigil siya mag-isa. Siguro sa expressway na lang yon. But sa next episode yon, mga paddy. So far, natutuwa ako dito sa MPV na to, dahil kumpara dun sa MPV ng ibang na-review ko, walang driving modes. Although ito is IBT or CBT na pinaganda. Ayun ang sabi ng, ayun ang nabasa ko sa Hyundai. Pinagandang CVT. Pero feeling ko parang CBT rin talaga. Hindi ko ma-feel yung pagkakaiba niya. Although buti na lang meron siyang fake gears, hindi gaya nung iba na wala kang magagawa kundi para kang naka-scooter. Pero dito, okay naman, mga buddy. Tunnel, auto headlight, yun. Ah. Medyo may alugan suspension, ah. Pag nalulubak na ganun, nararamdaman ko yung body, parang medyo may ganun, mga buddy. Pwede na. Wala akong sakay niyan, ha. Pwede na. Subukan natin mag-manual. Downshift, fourth gear. Yung power niya parang yung expander din. Maganda lang dito kasi kahit IVT or CVT, meron siyang fake gears. Pwede mong paglaruan kahit papaano. Medyo involved ka pa rin. O, diba? 4, 3. Oh, nag-engine brake din siya pag nagda-downshift ako. Saka maganda dito, may mga safety features nga siya, mga paddy.
nagwa-warning siya kapag malapit mo ng mabunggo yung nasa harapan. Balik tayo sa ano lang, automatic mode. Ngayon ah. Oh, yan oh. Tas parang gumagana yung ABS, may brrr. Oh, yan oh. Collision warning lumalabas dun. For its price, hindi ko alam kung anong price nito. Above 1 million lagay ko na lang dito. Tapos kanina na-experience ko rin sa traffic light, hindi kagad ako umandar, may lumabas dito, leading vehicle, ano daw, malayo na, may lumabas dyan. So parang ina-alarm ka rin na wala na yung kotse sa harapan mo, nakalayo na. Ang gandang tech, hindi mo makikita sa ibang MPV. Styling sa akin okay lang, pero lang dun sa likod. Kanya-kanya opinion yan, diba? Syempre, this is my opinion, mga paddy. Yung front niya reminds me of Toyota Previa na mas pinaganda, pero yung likod medyo simple kumpara sa harapan. Alam niyo yung ibig kong sabihin, parang hindi balance yon. Although may red light bar, kasi iba yung ganda nung harap nito kumpara sa likuran. Wala naman akong may iba tong negative sa kanya bukod dun sa blind spot na yan. Yung A pillar yan, napakalaki. Kailangan ko pang gumanon minsan. Kasi nga, pag nagda-drive ako, gusto ko talaga yung seats nasa lower position. Medyo hindi ko gusto. Laki ng A-pillar. Saka tong black na to, parang minsan naiilang ako. Hindi ko ma-explain eh. Although, hindi naman siya nakaka-block ng visibility. Parang naiilang lang ako sa kanya. Sa laki niya. Ang daming space na, yan o. Ang daming blank space na ano. Hopefully ma-redesign nila to ng mas sleek siguro. At syempre, drive modes. Drive mode, may traction control off, drive mode, ayan. Smart, eco, normal, sport. Ayun, may flag, nakita nyo naman, smart. Ayan, may S. And syempre, dual aircon, hindi dual zone ha, dual aircon. Iba yung motor dito sa gitna, iba yung motor dyan. Ang dual zone kasi, paliwanag ko naman na yun. So pwedeng iba yung climate, pwedeng iba yung lamig nung nando doon sa lamig dito or sa lamig sa likod. Dual zone, ito dual aircon. So iba yung motor dito, iba yung motor sa likod dito sa second row pa third row seats. Lane keep assist, sige nga, lane keep assist nga tayo. Tingnan natin kung gagana. Oh, nagle-lane keep assist siya oh. Pili ko ako na walang signal. Tingnan natin kung anong gagawin niya. Oh, binalik niya sa lane. May lane keep assist pa. Lalagay ko dito. Oh, binabalik niya mag-isa oh. 'Di ba? Sa ibang MPV wala niyan, mga paddy. So, napakagandang tech din. Ah, keep hands on steering wheel. Ayan, may lumabas oh. Keep hands on steering wheel. Ayun. Meron din palang warning. Although, tandaan nyo, mga paddy, paggagamit kayo nyan, halimbawang meron kayo nito, paggagamit kayo nyan, ang sinusundan lang nyan, yung line. Pag nawala yung line, mababaliw. Pero syempre, mawawala yung sinusundan nya. Oh, ayan, oh. Lagay ko dito. Oh, nag-a-alarm. Nawala na. Pag lumagpas ka na, ayaw niya na. But anyway, sana this video helps you if you are aiming to buy or looking after a Hyundai Hyundai Stargazer. This is the GLS Premium IVT. At sana matulungan kayo itong video na to na makapag-decide kung anong MPV ba talaga ang para sa inyo. Kung para sa inyo ba talaga itong MPV na to. Although hindi ko alam ang price nito dahil gaya ng sinabi ko, bihira akong mag-research, mostly engine power lang. Gusto ko ako mismo makakaalam ng interior niya, ganun. But anyway, on the next episode ng Hyundai Stargazer, dadali natin siya sa expressway with the same fuel. Tingnan natin kung may babalik natin siya ng 1 bar, hindi pa ako nagre-reset. And susubukan natin yung cruise control, lane keep assist, mga ganyang tech. Tingnan natin. And syempre, dadalhin natin siya sa twisties. Tingnan natin kung anong performance niya. Hindi naman dahil MPV siya, hindi niya na kayang gawin yon. Kaya niyang gawin yon. Anyway, I'll see you on the next video. Thank you for watching. Hit the like button kung nagustuhan niyo itong video na to. At para gumana rin yung YouTube algorithm, mga paddy. See you on the next video.